katakutan sa langat sa mga biyaya sa sagat natin mula sa Panginoon. Ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan
mahal kong anak sa pananampalataya. Bumilig kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga pagsunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamali ang sakit-tikal at hindi ang katapatan mo ay lagi sasambitin. Yaon, pag-ibig mo ay walang katapusan si katapang dahil ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang mali tumawid sila ng limitha sa langit ang iyong ginawa ay dahil dinadali. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kapanas mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mo ko ng mali ay lagi kong sasalutin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila, inaawitan ka. At sa pag-ibig mo ay nangumuhay sila sa buong maghapon ay tinupuri. Ang katarungan mo ay siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasamitin. Tumayon ka na lang. Alleluia. 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 Ang ipinakakos sila ay karunungan at lahat ng Diyos na talapanita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting dalita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ako'y sa iyo, Panginoon. Noong panahon ng pagkita sa Jesus na gabing isa, malabar ang sinabi niya sa kanila, umayo kayo sa buong sanlibutan at pangalan nyo sa lahat ng mabuting dalita. Ang sa pampalataya na magunyagan ay maliligtas. Walang kaming doon sa mga palataya ay paramansuhan. Ang mga sumasang palataya ay magkataglayan ng kanilang kanta ng kapangyarihan sa pangalan ko'y magkakalala sila ng mga demonyo at magkasalita ng itang buka. Sila hindi maamo, maano, dumagkat pa rin ng ahas o hinom ng braso at gagaling ng mga masakot na mapapatunan ng kanilang bahay. Pagkatapos sumasalita sa kanila, ang Panginoon Jesus ay iniangat sa langit at lumuklot sa kanan ng Diyos. Humayo na ang mga lagarin ng araw sa lahat ng tao. Itulungan sila ang Panginoon sa gawa ito. Pinatuluhan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamagitan ng kapangyarihan, gumawa ng hingala na ipinagdaloob niya sa kanila. Ang magiging dalita ng Panginoon. Pinagbuli ka na ng Panginoon. Ang kabisahan sa Marcos, ang tagapagdala ng mabuting balita, kaya lang po tayo na ang bawang binyagan ay tagapagdala ng mabuting balita. Maluwanag po lang, may mga bahagi po ng ay biyaya na ipinagdalawag ng buong kapal. To become witnesses
mga saksi na mabuting balita ng Panginoon sa salita at gawa. So, maliwanag po na sa Ibanghelyong ipinahayag ng Panginoon, si Trupo na Jesus ang naging isa. Wala kasi dito si Judas at hindi pa sila nakahalay ng kapalit ni Judas. Pero sila ay sinuko. Later on, pakikita natin na para kapalitan si Judas ay sila ay pumili ang Diyos sa pamagitan ng kanyang simbahan. Ay ganun po naman sinugo upang magpahayag ng mabuting balita ng pagdudugtas ng Diyos. Kaya mahalaga po yung pagsugo, pagtatalaga. Kung siguro, may maluwagan yung galayo ng pagkakayal ng buong labang ay isang gawang humalo. Hindi lang ang gawa na sa iyo natin sila. We act in the name of God. We act in the name of the church. Kaya napakahalaga po yung elemento ng pagsusubo. Napakahalaga yung elemento ng pagsusubo. So mga kapisa, tinatawag itong sending off. Pinapayao. Pero bago nga yung parang tulad na sinabi ng susumayo kayo. Umalis kayo. Hindi pa nga lumalas. Ngunit umalis kayo para ipahayag ng pagpunin balita ng Panginoon. Na kung ano yung pagsusuko. Well, sabi na po natin ang bawang isya ay gawa ng ating bigyan. Tayo binigyan ang kapangyarihan na magmahayag ng salita ng Diyos, ng mabuting balita. Kaya po, nagpapamahalin mahal na rin mabuting balita. Hindi masamang balita. Kaya doon pa lamang ay may noon na tayong mabigat na mission. Dahil hindi naman ang hindi ng buong kapal. Ang gulot ay ang mabuting balita. Hindi masamang balita. Kaya kapag ito ay isang mabuting balita, hindi mo simply as an appearance. Kasi sabi na natin ay mukhang mabuting balita. Hindi pwedeng nag-alak. Pinakailangan ng mabuting balita talaga. Ang hindi tayo mukha lang pa ay fake news niya. Pero mukha lang ay mas kalalang. Kinakailangan talaga ay mabuting balita ang ipapahayag natin. Kaya, yari po isang bahagi ng pagtugon sa hamon na ito na hindi naman magsabi na po ito magbahagi po yung mga binigyan natin ang pansin ng makarang linggo. Na nawa ko ay pagiging lalagin ang namin sa ating pagpunilan.
pagkasahan sa Patmos. Ang iba po namin ng pagkulay ay isang pagkulay na kung saan ay buti na mami sa kapagutan ng pagkusulat ng Ibanghelyo ni San Marcos. Pagsusulat. Alam ko, makita ko natin pag sinabi namin pagsusulat kasi ipagmulo ay sinulat. Kung saan naman po ay kasi kanina meron ako kalisip na dalga ay nakula ko. Hindi ko malaman kung ano kayo ngayon gusto niyong palagasin. Tulus naman. Tulus naman. Tama naman yung pagsarap ko ng receptors. Kaya hindi ko rin. Ano pa gusto mo? Ano pa gusto mo? Kung namin nga kami kalulangan. Kapag binasa ko natin ng mga panon na kasulatan, nakikita ko natin ay ito ang mga bago ko po yung isinulat. Isinulat. At alam ko natin, iba yung quality ng isinulat. Kaysa doon sa ipinahayag lamang. Maraming siguro may pahayag, pero bago ipinahayag, bago sinabi, may isulat na lang. Kaya kung isa makita ko natin na ang buwan, ay mayroon ang magulangan ng clarity. May dati na lang yun ay sangayon sa tamang construction. Alam mo po yung English construction. Naalala ko rin mo, kapag kung kami singularista, sinasabi na, anong gusto mong ipahayag kung isa kapag may mga suggestion, ay kinakailangan mo yung put in writing. Yung put in the writing. Para maging maliwanag kasi kapag sa itala ka, kapag sa itama ka, ay kuminsan ay hindi mo pagkutunto kung ano pa rin yung gusto mong ipahayag. Kita pa rin talaga kapag isinulat. Nang makita ko natin, kuminsan, yung buong ganang na masulat yan, written tradition, hindi lamang oral tradition, written tradition. Proposal mo sa buo. Ngayong panahon ko ito, hindi na po mahalang papel. Hindi katulad ng panahon ni Jesus. Na ang pangamahal ng papel at kawag na rin ay papyrus. It is only for the rich. Kapag ikaw ay nakasulat at meron ang sinusulatan, hindi lahat mo may talunong sumulat at hindi lahat ko may marunong kumasa. Pero ngayon na panahonan na ito, ay isa rin siguro sa kapitan ko natin na ito na yung clarity or intention. Ano nga nang doon ang kapag sinusulat nito? Mas pagiging crystallized yung gusto natin mangyari kapag sinusulat natin. Kapag sinusulat natin. O, kung hindi na talaga, kung isa ang pag-isip tayo na mas malamig at mas mataba, it will take time na magsulat. Kaysa sa ibigin na lang natin, mas madali na yung ibigin na natin. Pero na tayo yung sinusulat, kaya nga po, proposal ko sa ito. Napapakalabangan natin ang ilang ngayon ko sa Patmos. Napakalabangan natin at katuloy na ito ang ulang at napakalabangan pa
ng susunod na henerasyon. Why? Because what is wisdom? Ngayon, ang matawagin natin hindi lamang sa papel. In digital form. In digital form. Pero sana rin po ay maging bahagi. Maging bahagi ng ating pag-iros. Tingnan na rin ako. Tingnan mo rin kung isa. Ay, sabi ka, isa rin ito sa pinakamahina ngayon. Kasi kapag nag-i-exam tayo ngayon, ang isa kasi kayo na magtawagin namin ng napakadali. Mamihingin ka. A, B, C, D, E. Gugulitan ka na. Minsan na tayo na nagpapaisip kayo ay exam. Patuloy, hindi na ako sa hindi mo, hindi mo sasama niya tayo. Hindi na sasama tayo to express themselves deeper. That's the question of expressions of oneself. Pero pag sinabi natin deeper, mas malalim na kahulba. Mas malalim na kahulba. Matawagin natin ngayon, level with meaning. Kaya po napakalaga, napakita po natin yung may nakasalaga na ipinahayag sa inyo yung mga magapali. It is better than you mean. Sinubo. Sinubo. Na matusin po yung salita ng isang sinubo. Meron po yan. Meron po yan. Ako, nakakari po ko sa harapan. Because I was concerned. Hindi ako nakakari ko sa kata. Ako ay nag-volunteer. Ako ay nalito sa talaga kong sinubo. Nalito po sa talaga kong sinubo. At ito po sa ulapan ka ang pagkulaya rin po. Ni first time kong pangasahin sa first district. For how many years? Ngayon lang pangasahin ko po sa first district. Ngayon mo lang akong matapak sa San Pedro. Pero baka kong natin kasi, ay hindi naman, hindi naman hawak ka. I was concerned. Sinubo ako ng Diyos sa pamamagitan ng isang paa. Kaya ba, maging mo sa ating Diyos. Kaya sa ko, kung talagang pamasahin natin yung ganun na masalaga, pero kung punta kayo rin, ha? Sana po ay dalang-dalang ngayon na panahonan nito ay hindi pa ito. Alam mo, sabi ka, ako pangalaw ko sa Capital Corporation. At ang trabaho ko ay Capital Prime Minister na District 1 Coordinator. O kawagin mo kay Director o District 1. Kapiling kami ng gusto. Pero kasama rin sa trabaho, hindi atin, yung pero nagbibigay sa akin. Ayun, ayusin yung website ng kapiling kami ng gusto. So, magsimula kami ng 2017, February. Nanawagan ako sa lahat ng kapatista ng Diocese ng San Pablo. We are around 800. Kasama na dyan ang volunteer families, kasama na dyan ang student families, kalupitan ng mga student families natin ay student families namin from Catholic schools, but not all Catholic schools have student families. So, sabi ko ay magpadala kayo ng inyong reflection, pagkinilay. In Tagalog,
Sa bagay lang, hindi mo na nakailangan ng Diyos. Hindi, marami mo ito ng Diyos. Na pwede kang pagsama ng pag-ibigay sa Diyos. Pero sa ito, katalang ka lang, hindi sa pagkat, Tagalog is another language. Pero, gusto ko Tagalog kasi bakit? Kasi yun yung audience, Tagalog. I waited for 1 year. After probably 2018, that a single soul ay nagpadala ng kahit 1 paragraph ng news or reflection. Wala. Wala. Kung ganun ito, pwede mo siguro kahit kapag nalikwari mo sa eskwela ha. Nalikwari mo sa eskwela ha. Pero isa mo yung sa katapahan. Well, we have to remember that the gospel that we are using now for more than 2,000 years ago. Crowns from a river and then to get it was in rhythm. It was good rhythm. Para yung pakilabangan, hindi lang mo kung kumaungla. Ngunit hanggang kayo. Ngunit hanggang kayo. So, sa luha, napakahirap. I'm still trying to kasi ba, napakahirap na kurang pa rin ako pagkatapos sa iyo yung magsusulan ka. Pero, mula ko ng April 1, medyo may mga nasusulan ko. Medyo may mga nasusulan at may upload. At sabi ko, mahirap kung ikaw na mag-upload ng website, ikaw pa rin ang magsusulat. Pwede na ang ikaw magsulat, hindi na ikaw mag-upload ng website. Kaya mo sa doon, and nothing more, kapag nag-usapan ako ng November Resolution, napakakamuntik ng material sa Tagalog tungkol sa ating pananampalataya. Ipagduli lang tayo ng pagdaw ng Diyos sa 2021. At hanggang ko sa tayo ng mga ng Kristiyano. Pero, mahina tayo. Dahil tayo ng mga Bisaya. Dahil tayo ng mga Bisaya. Rupunta kayo sa mga Bisaya. Sibu, Narol. Sa, Dulo-dulo. Ay, mas pangita ko dati. Pwede ko lang, yung pangita ko ano, yung po ang mga kapatid natin na Ilocano. Ay, makita ko lang ito. Isa, mas marami ko sila ng reflection tungkol sa aking pananampalataya. Ay, isa ko siguro sa ganyang bahagyo, kung nakailangan din natin ng maging pangayon. At alam mo, isa yung pagbubahal na masasama tayo. Para sa akin na isa dito sa pamamara. Para po ko na mahasay ko rin na yung paghintuluhan natin na manipahayag natin yung aming sarili. Kaya, kasi hindi lang natin masasabi. Hindi lang natin ay ikwento, verbally. Ba't hindi lang ako suway? At kahit na rin matatanda, kahit na kayo matatanda, kung bago nito, ay hindi na ako, hindi na challenge. Magdawa ko po dito. Ako, panulusin ko, yung Bible diary, o sa buhay, yung sa bahay. Pero kung kasi yan, no? Hindi kayo na na daily gospel pagkatapos sa gabi mayroong isang papel na walang sulat. Bakit pero ito? Kasi mamigunit lang. Kasi hindi sa ito na nalit. Kahit kong perfecto, isulat mo ang iyong pagpunilan. Isulat mo ang iyong pagpunilan.
isulat natin ang ating pamumuhay. Hindi sa sinaga. Hindi po yung 1, 2, 3, 4, okay. Writing in a sentence. Gawin mo na yung isang pangungusa. Hindi mo isang outline. Gawin mo po. Kahit kaya yung maganda, yun ang aking hamon. Isulat nyo. Kung meron kayong paghihingay ng Diyos sa ating pananampalataya, kasi yun yung makikita eh. No? Yung makikita, ito pala yung patawalawa ng Diyos sa ating pananampalataya. And then there are you realize na after several years, dumadami ko lang. Dumadami ko lang yung aking paghihingay ng Diyos sa ating pananampalataya. At makikita nyo rin ako. Ha? Hindi ko pwede yung taliwanag ang aking pananampalataya. Simple na rin. Even during my lifetime. Pero yung chat ko, isulat mo, sino ito ang baka doon? Baka pakinabang naman ba? Kami pakinabang naman ba? Sa tingin mo ba? Aka, si San Marcos, kung isulat ni Ida Kerma, akala niya ba? Patumabot, magiging bahawi siyang tulo? Maraming sumunod. But we were not in Google. In the collections of books, sa kapalang yung ako ng certain scripture. Maraming. Mayroon pa naman pala ang Ibanghelyo sa Lucas. Pero hindi mo pa rin ito. And San Marcos, is not aware na ang ngayon is mula ng Lincoln Gabi. Ang Biblia ng bagong kita ay nagmula ang mga year 300. Year 300. Or the first 300 years. Wala na yung collection of books of the New Testament. Manandun pa lang kasi Old Testament. Pero yun na ang mga isulat ninyo sa isang notebook. Mahaba ko yung sulat ninyo ang pangalan. Yung notebook, o pwede nyo nagayon ninyo ang pag-inilay, kung dito lang ay rampant post, wala na kayo ng pamagat ninyo. Pero yung mga pangalan, magsulat kayo ng inyong pag-inilay. Kahit na lamang once a week.
lang ang iyong mga kapatid ko, mga kapahari namin ito ang damang ng Diyos sa mga kapatid ko. Ang gagawa sa iyo, ang pag-aaral sa iyong mga kamay, at ako na ito ang sanahalan sa aking kapatulungan at sa buong kasambayan ng mga kamay. Ama namin, Lumita, sa pag-aari ng banan ng pagpapalitan ng iyong mga loob at aming alay, kami pinagpagsalo mo sa iyong buhay na nakamukuntang na tulang kapantayan. Ipagalaw mo natin ang pag-inabang sa iyong pag-isamang aming maasahan ay sa iyong tiral sa aming pagpuan araw-araw. Sa pagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magkasama ng Diyos. Amen. Sumayin mo ang Panginoon. At sumayin mo rin. Taap sa Diyos sa inyong puso at Diyos. Tula sa lahat ng Panginoon. Salamat ang kami ng Panginoon natin. Marapat na siya ay maraming mga pangyarihan, ngunit ang marapat ng ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ang kabalahan ng isang mato sa parangalan. Siya kapanalo ng mga panunitigan na ikaw ay paayo kahit sa matay. Sa tagad na rapat mo kanyang matularan ang iyong anak na nakahalin sa iyong buwan. Puro na ganap sa manap ang dugo ng mga pagkiyo tumama. Tumigyan mo sa kalagodan ng itas kung pinaayin sa iyong buwan ng bakas. Kaya kayo sa anak mga manggel ng siyaw ng pagpuri sa iyong mga kumpay sa kalangitan. Kami nagbubuli sa loob na namin namin. Hindi na ba makapos sa abunan ni Awagan ng Kalis? Huwag ganyang pinasalamatan, niyawin ng Kalis na ng malagawin sila. Ang gabihin ng lahat ng pagkiramin ito ang Kalis ng aming dugo at pamagawin ng pinipa. Ang aming dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawan ng mga salamis. Gawin niyo ito sa pagkataan.
ang missionary mo ng panahon. Si Kristo ay nabatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas sa pagmamatay ko ng pagkabuhay ng mga pinali namin sa iyo, ang pinakas na nagbibigay buhay at ang kanis sa magkakalawin ng paglalas. Kaninang pagpasalamat at kanina narapan na sa mayo sa mga para pangangkod sa iyo. Hindi sinasama namin kami nagsasabi-sabi sa katawan ng buhay ng Kristo, ay mabuklad sa pagkakalisa sa pamamitan ng Espiritu Santo. Ama, dinamit ko ang masipang laganap sa buhay ng Kristo, na kami sa pag-ibig ay isa ni Paz ay binabintura ng dalang kapagyan. Dalahanin ko rin ang mga kapatid namin ng hintay na may pag-asang sa iyo ng mabubuhay. Daiti na lahat ng mga kumala. Awaan ko sila ang patuloy sa iyong kaliwanagan. Awaan ko rin ang pangitong lahat na makasabi sa iyo ay naunang bakas sa isa ng mga kapatid ng Maria na ng Diyos. Isa ko sila kanyang esposa. Ang mga apostol, isang martir, at ang isang makos na lahat ng nabalang na buwan dito sa lupin na kalbutikot sa iyo. May pag-iwan naman naman ang mapupuloy sa lalakan mo. Sa magigan ng mga ang aming Panginoon, Jesus Christ. Sa pangpapunan ni Cristo, magsama mo sa mga lahat ng mga pagpuloy sa iyo. Doon sa mga pagpapunan ng kasama ng Espiritu Santo, sa pagpapahayag ng mabuting balita na tulad ng isang manos. Ang layo sa lahat ng kapahal.